welcome back to my channel, Baked Cuisine. Hello guys, today's video guys, i-share ko lang sa inyo. Magluluto po ako ng pork belly. Yan po yung ating pork guys, naka-roll na po yan guys. Binili ko po yan sa supermarket guys na naka-roll na po. So, hindi na po natin yan kalasin sa pagkatali niya. So, ang ginawa ko guys ay nilinis ko lang siya maigi. Yan, nilinis ko lang siya maigi. Yan. Ipa-fried natin yan guys, yung ating pork building. Buo lang siya. Nakaganyan lang. Pero unang gawin ko guys ay ilalaga ko muna siya. Doon sa paglaga guys, doon maglalagay na po ako ng panglasa. Let's go guys! Ilaga muna natin guys! Hello guys! Ito na po, naglagay na po ako ng tubig. So ang unang gawin natin guys ay pakuluan muna natin yan. Pag kumulo, maglagay po tayo ng asin at saka laurel at patintang buo. So takpan muna natin guys at wait po natin kumulo. Yan guys, kumukulo na po. So pahinaan lang na po natin yung apoy. Then may ilalagay na po ako dyan guys. Lalagay po tayo ng asin. Tapos maglagay na ako ng buong paminta at saka laurel. Magpatanggal ang lansa guys yung laurel at saka paminta. Yun po yung purpose dyan. Lagay tayo. Magpatanggal ng lansa po ng pork yan. Yan po yung dahilan kung bakit tayo naglalagay. Maglagay ako ng buong paminta. Tama na. So yan. Kasama yan sa pagpapakulo natin ng ating pork guys. Takas ng ulan dito guys. Dalawang araw na po, walang tigil ang ulan. So ito, ilalagay ko na guys. Ingat lang po tayo. Ayan. Nakuluan ko siya guys ng mga at least 30 minutes. Simula kumulo yan guys, 30 minutes po natin siya pakuluan yung ating meat. So ipakita ko sa inyo mamaya guys para hindi na masyado umab yung ating video. So mag time po tayo. Start na kumulo ulit. 30 minutes po. Hello guys, naka 15 minutes na tayo. Ang gawin natin na guys ay lagyan natin ng butas-butas. Kasi para mag pumasok yung lasa sa loob. Yan yung ginagawa ko guys. Para yung ang manuot sa ilalim yung lasa. Para pumasok yung lasa sa ilalim kasi nakarol na siya. Panulit natin guys at hintayin natin po mamaya 15 minutes more pa lang na lang guys. 15 minutes more. Hello guys, naka 20 minutes na tayo. So check natin guys. At ngayon guys, ganitohin natin para maluto din yung dito niyang part.
natin. Dito nyo malalaman guys, pag lagi pa masyado at hilaw na hilaw pa yung loob. Kaya tusukin din nyo to dito guys, ha? Pag kayo nag-fried ng bili nga nakarol na, kasi minsan pag ako bumibili sa market ay nakarol na. So importante dito guys, tusukin nyo. Dito nyo malaman kung hilaw pa talaga yung loob. Masyado pang bloody. Hindi naman kailangan lutuin talaga natin maigi dahil idadaan pa natin sa fried, pero kailangan hindi talaga yung hilaw na hilaw. At para same time, manuot po yung lasa dyan. Kasi diba naglagay na po tayo ng asin dyan. Tsaka yung aroma ng ng dahon ng paminta. So yan, hintayin ulit natin guys. Tapos mamaya, balik pa rin ko ulit yan. Kabilang portion na naman. Hello guys, nagdagdag po ako ng 15 minutes guys, bali ang nangyari is umabot tayo ng 45 minutes kasi nung tinuso ko dito guys ay masyado pa bloody. So sa ngayon guys, okay na po yan, naka 45 minutes. So nagdagdag po ako, sabi ko sa inyo kanina is 30 minutes lang, so hindi kaya, masyado pang bloody. So sa ngayon guys ay tanggalin na po natin. Ipakita ko sa inyo guys yung next step na gagawin ko. Hello guys, ito na guys. Unasan muna natin guys. Para tumuyo, ito na yung ating bili. Tapos lalagyan natin siya guys na asin nga kaunti. Diba may naglagay na tayo kanina ng asin dyan. So, nanuot na po yung lasa dyan. So, sa ngayon, maglagay ulit ako ng asin na kaunti. Tsaka, lagyan na natin ng brown black pepper. So, patuyoy muna natin para hindi basa. Pinalamig ko na muna kaunti guys bago ko hinawakan kasi bago ang init-init. So, malamang nanuot na yung lasa dyan sa loob guys. Ganyan ang ginagawa guys pag nakaroll na. So ngayon, maglagay ako ng konting asin. Imassage lang natin guys. Konti lang guys ha. Di baling magkulang tayo ng asin. So wag lang umalat. Pwede naman tayo maglagay ng ng sawsawa. Tapos maglagay ako ng brown black pepper. Bilas. Ayan, mas kabila. Bilas guys. Pwede na. Para hindi siya boring tingnan guys, naglagay po ako ng pangpakulay para lang magkaroon na siya ng kulay. Yan ay wait lang, pakita ko sa inyo ano nilalagay ko. Naglalagay po ako ng konting tuyo, konti lang guys para kumulay lang yung atin, konti lang guys ha. Pangpakulay lang yan sa ating balat. Para hindi siya boring tingnan. Ayan. Spread nyo lang. May version ko to guys ha. Malinis po yung aking kamay guys ha. Ito po yung aking version. Marami po akong version sa pagluluto ng bili guys. Iba-iba para hindi maiba-iba naman ang lasa. Yan. So, ngayon guys, imarinate muna natin at least mga 15 minutes para mag-absorb yung lasa dyan at medyo tumuyo muna. Tapos mamaya, ipa-fried na natin guys. Ha? Magkita ko sa inyo guys pag mag-fried na ako. So, ngayon, hayaan ko lang muna siya para mamarinate muna yan. Kahit mga 15 minutes guys, enough na po yan.
Hello guys, naglagay na pala ako ng mantika guys. Para sa ating ano. Dili. Pa-fry natin diyan. So magastos lang 'to sa mantika guys ha. Kung mayroon naman kayong ano, leftover na mantika or leftover yung used oil na mantika, ay pwede na yung ilagay. Basta one time yung lagay. Kasi healthy naman po yung mantika yung ginagamit ko. Yeah. Sa ngayon guys, habang inaano pa natin yung 15 minutes para mamarinig yung ating bili, lulutuin muna ako dito guys. Magluluto po ako ng patatas or potito. Magpa-fried ako ng potito, guys. Hindi ko na nilagyan ng asin to. Mamaya na lang sa ano niya, sauce niya. So, ididip ko sa kanya. Lagyan na natin, guys. Mainit na to, guys. Lagay lang muna natin yan. Yan muna unahin lutuin ka guys. So mamaya-maya balik tarin na natin yan. So i-cooking lang na natin ng ganito guys. So mahina lang muna yung apoy tapos maya-maya palakasan natin. Lapit na guys. Tignan ko nga. No, okay na siya guys. Tanggalin na natin para ilagay na natin yung ating ano, dili. Tanggalin natin yung mga maliit-liit, baka masunog yan. Yan yung mag-post na papait yung ating bili. Yung maliliit na nahuhulog. Yan, ito pa, may konting pa. Ayan, ilalagay ko na yung aking bili, guys. Ingat po, tatalsik. Ganyan muna. Ganyan muna yung position niya. Painahan na natin ako, guys. Ang lakas, guys. Narinig nyo ganyan, guys. Sobrang lakas. Kaya ganito po yung nila.
lutuin natin, guys. At mag-ingat po, ha. Kailangan natin baliktarin guys kasi hindi siya naka-fry. Malaki masyado yung pinaglutuan natin. So, mag-aano tayo, magkukusta nila ng maraming mantika. Okay na yan guys, sa pagkain na kami. Guys, habang naghihintay tiyan yan, magluluto po ako ng veggies guys. Yung mix niya, frozen na. Frozen veggies. Yan, i-ano ko na lang yung camera. Para hindi na palipat-lipat. Yan, nag-init na pala ako guys. Para may gulay din tayo guys. Maglagay na po ako ng konting butter. Para may gulay din tayo. Butter lang guys. Kita ba nyo guys? Yan. Tapos maglagay tayo ng frozen na ano, tama lang kainin guys, yung maubos lang. Hintay lang natin yan guys. Ngayon titingnan ulit natin dito guys kasi baliktad rin natin. Karin natin, dandahan lang. Kasi kaya natin inilipot dahil hindi ko siya naka-deep-fry. Yan, alingat lang po. Tapos natin guys, matatapos. So, hintayin lang po natin yan. Habang dito ay mag-isa-gisa muna tayo ng ating frozen nga gulay. Ayan guys, maglagay na ako ng konting salt para may lasa naman. Ayan. Tsaka pepper. Tapos mamaya, balik na rin ulit natin yung ating ano, pork.
Silipin natin yung pork natin, guys. Nakatakot. Lumutong yung balat, kailangan natin i-isok. Pinakalutong ko yung balat, guys. Isok lang. Masyaga lang to, guys. Pwede ko naman ito ipasok sa, ano, sa aking oven. Kaso lang, mas gusto ko kasi ilalaan ko sa mantika. Okay lang natin yan, guys. At luto na to yung ating gulay, guys. Yung process. Tama na to. So, luto na yan, guys. Yan. Yan. Luto na yan. So, dito na lang tayo pa-focus, guys. Yan, palatandaan guys, naloto na, hindi na maingay, hindi na siya nagwawala, so crispyin muna natin saglit guys, yung balat. Yan po yung palatandaan, naloto na siya. So, kailangan lumutong mo ng balat, guys. Mahina lang apoy, guys, ha? May naalay yung apoy. Pangit naman din pag mag-overcook tayo. Yan, lutong na siya. Patayin ko na yung higit, guys, yung apoy. So, hintay lang muna natin siya. Habang inaano natin. Pinapakrispy natin. And remove na natin yan, guys. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Tagalin ko na yan dyan. Dami. Trap, tama nga sa lasa, guys. Ayan, slicing ko na, guys, at i-serve na natin. Hello, guys. Ito na yung aking finished product, guys. Ito na yung aking pork belly. Yan, fried pork belly, guys, yung naka-roll natin. Napaka-crunchy, guys. Yan po yung ginawa kong sausawan, guys. Meron yung sili, sibuyas, bawang, at saka suka. Merong konting asin at saka konting sugar. Yan po yung gusto kong sausawan yan, guys. Yan, yan po yung aking kainang potitos at saka yung veggies na frozen. Yan, potitos. Gumawa lang po ako ng mayonis.
Ito na lahat ang aking finished product, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Thank you pala sa lahat ng mga channel members ko, sa aking mga subscriber, supporters, viewers, silent viewers. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa walang sawang suporta, shout out din pala sa aking apo na si Prince Walter Mocoro at saka si Harry Walter Mocoro. Bye guys! God bless us all, guys! Ingat po lahat!